So mayroong hinatak sa atin mga katropa na Miu 125 ang problema ng motor ni tropa kapag binibirit niya palyado tapos hindi nag-a-idle, walang minor. Nagsimula daw yung ganitong klaseng problema nung nagpalinis siya ng throttle body, simula noon nawala na yung minor at naging palyado na. Ano nagsimula dito tropa nung pumalyado siya? Start ko lang. In-start? Oo, namatay agad. Ito yung last na ano eh, pinano ko sa yung. Anong ginawa sa yung mga dito? Yung ano eh, ipay cleaning. Ipay cleaning. Binakpas yung throttle body niya. Ano pa pagawa niya, boss? Eh, kinang may... Yung? Yung pa. May music dito, wala yung printi, wala yung... Ah, nawala lahat. Ano, i-testing drop ah. Panda rin natin. Walang idle. Pero pag umandar, palyado. Minsan. Minsan. So yun mga katropa, simula daw nung nagpagawa siya ng throttle body ng kanyang motor, bigla na lang nawala yung minor at minsan kapag tumatakbo namamalyado. Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, yung tipong nagpalinis ka ng throttle body o naglinis ka ng throttle body ng iyong motor pero pag sa uli mo naging palyado na at nawala na yung minor, heto lang yung mga dapat mong gawin para bumalik sa dati yung kanyang minor at hindi maging palyado. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng baay. Ito na yung tulay ng baay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito, pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos nating kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters na sa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So yan na mga katropa, inalis na natin lahat ng kanyang U-box, yung kanyang upuan at isa lang yung gagalawin natin dito, yung kanyang TPS. Ito. Kadalasan mga katropa kapag nagpapalinis kayo ng throttle body ng ating motor, kadalasan nagagalaw nila yung TPS. At kapag sinauli yung TPS ng ating motor, minsan hindi nila na ibabalik sa tamang angle. Kasi yung TPS mga katropa, mayroong angle yan para magkaroon ng minor at hindi palyado kapag tayo tumatakbo. So kailangan ibabalik natin sa tamang angle kapag naglinis tayo ng throttle body o kaya kapag tinanggal natin yung TPS. So para maibalik natin sa tamang angle yung ating TPS mga katropa, ang gagawin natin dito, luluwagan lang natin yung tornilyo ng TPS natin. Pagkatapos nating maluwagan yung tornilyo ng ating TPS, pwede na natin itong i-adjust ng pataas at pababa. Dito naman tayo mga katropa sa sakit ng ating TPS. Sa sakit ng TPS mga katropa, meron tayong tatlong wire na makikita. Mayroong black na mayroong lining na blue, may yellow wire at mayroong
solid na blue wire. Pero ang gagalawin na natin dito na wire ay yung gitnang wire, yung yellow wire mga katropa. Yan lang yung gagalawin natin na wire at gagamitan natin yan ng multi-tester para makita natin kung nasa tamang angle ba yung ating TPS. So para malaman natin kung nasa tamang angle yung ating TPS, gagamit tayo dito ng multi-tester. So ang gamit ko mga katropa ay digital multi-tester. At matagal ko nang gamit ito mga katropa, magandang brand to pero napakamura lang sa Shopee. Kung gusto nyong bumili ng ganitong klaseng brand, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description o kaya sa comment section ng ating video para ma-redirect kayo sa legit na nagbebenta ng ganitong klaseng multi-tester. Mas mainam na digital multi-tester ang gamitin natin mga katropa kapag nagtutroubleshoot tayo ng ganitong klaseng problema. So para matester natin itong kulay dilaw ng ating TPS socket, dalawa yung option natin mga katropa. Una, pwede kayong gumamit ng karayom, itutusok nyo dito sa kulay dilaw at doon kayong mag-tester. Pangalawang option, pwede nyo sugatan yung kulay dilaw at mag-tap tayo ng wire dyan para matester natin yung kulay dilaw. Kahit saang option ang gagawin natin, walang problema, basta pagkatapos natin itester ito, balutin natin ng electrical tape para hindi siya mag-grounded. Pero kadalasang ginagawa ko rito mga katropa, binabalatan ko na lang para sigurado yung contact ng aking tester dito sa yellow wire. Ganito yung ginagawa ko, binabalatan ko na lang, tapos nagtatap ako ng extra wire at nilalagay ko sa multi-tester. So mas okay yung ganitong diskarte sa akin mga katropa dahil hindi siya naglulus kapag na ina-adjust natin yung TPS, yung kanyang angle. Kasi yung karayom, hindi ka nga magbabalat sa wire mo, ang problema naman, minsan naglulus siya, kaya nawawala din yung kanyang reading. So ganito yung ginagawa ko mga katropa, pero depende sa inyo kung ano yung gusto nyong gawin, kung ayaw nyo magbalat o gusto nyo magbalat. Ang importante rito, pagkatapos nating magawa yung angle ng TPS, balutin natin ng electrical tape. Dito naman tayo mga katropa sa ating multi-tester. Yung multi-tester natin mga katropa, isisit natin ito sa volts, yung direct current. Dalawa kasi yung ano dito, mayroong AC at mayroong DC. Doon natin sa DC ilalagay. Since na 12 volts yung motor natin, iset natin yung ating multi-tester sa 20 volts. Para pasok siya doon sa 12 volts na hinahanap natin. Pagkatapos nating ma-set sa 20 volts yung ating multi-tester, dito naman tayo sa wire ng ating multi-tester. Sa wire ng multi-tester mga katropa, meron tayong red wire tsaka black wire o considered na negative but positive. Yung black wire na pin natin, ilalagay natin to sa ground ng ating motor. Maaari kayong kumuha sa body ground dito, kahit saan nyo iipit yan, or dito pwede nyo kayong kumuha sa ground ng ignition coil o kaya naman dito sa battery, sa ground ng ating battery. Pero mas mainam mga katropa, mas maganda kung sa ground na lang ng battery kayo kumuha dahil maiipit nyo pa yung ating pin ng multi-tester at hindi pa gagalaw-galaw kapag tayo nag-detester. Pagkatapos nating mailagay yung negative pin ng ating multi-tester, dito naman tayo sa positive pin ng multi-tester natin. Yung positive pin ng ating multi-tester, ilalagay natin ito dito sa wire na dinugtong natin doon sa kulay yellow wire ng ating TPS socket. Yan yung dinugtong natin kanina sa yellow wire ng TPS socket natin. Dito natin ilalagay yung positive wire ng ating multi-tester. So ganito yung magiging itsura niya mga katropa, yung red wire ng ating multi-tester, nilagay natin sa yellow wire ng ating TPS socket. At siguraduhin lang natin mga katropa na yung red wire ng ating multi-tester, hindi siya magkukontak kahit sa ang ground ng ating motor. Iiwas natin sa body ground. At yung socket ng ating TPS, isasauli na natin doon sa mismong TPS niya, sa TPS sensor. So para makuha natin yung tamang angle ng ating TPS, magbabase tayo dito sa ating multi-tester. So dalawang klase yung pagre-reading ng ating TPS. Meron tayong tinatawag na close, yung tipong kapag hindi mo piniga yung throttle mo, hindi mo ganito, at nakasarado, naka-close yung ating valve, dapat ang reading niya ay 0.68 to 0.69 yung kanyang reading. Kapag nakasarado yung kanyang valve, yung throttle niya, okay, naka-close siya ng ganyan. Hindi mo pinibigay yung throttle. Yung pangalawang reading naman mga katropa, meron tayong tinatawag na open. Kapag naka-open yung valve mo o kaya pinul throttle mo siya, yung naka-open ito, nakasagad yung angat nito, yung kanyang throttle, dapat ang reading dito ay 4 volts ang kanyang lalabas. So yung close ay 0.68 to 0.69. Pag open naman, dapat 4 volts yung kanyang reading. So, okay mga katropa, simulan na natin i-adjust yung angle ng TPS ng customer. Kailangan nakasusi yung motor natin, naka-on yung ating susi para magkaroon ng reading yung ating TPS. Ngayon, kung mapapansin nyo, 0.28 volts yung nakalagay sa kanya na nakasarado yung ating throttle. Hindi natin siya pinipiga. At subukan naman natin pigain yung throttle niya kung anong reading. Kailangan full throttle mga katropa ang gagawin nito. Pihitin nyo ng sagad.
at ang reading niya ay 3.58 volts. Pero ang kailangan natin, 4 volts yung kanyang reading. Kapag binitawan natin yung throttle, babalik siya sa 0.28 volts. Kapag pinigay uli natin, 3.58 volts yung kanyang reading. So wala sa tamang angle yung TPS ng motor ni Tropa, kaya wala siyang minor or minsan palyado kapag umaandar. So dapat ilalagay natin sa tamang angle. So para ma-adjust natin yung mga katropa, itataas baba lang natin itong ating TPS. Pwede nating pihitin pataas or pwede nating pihitin pababa. Kung makikita nyo sa ating multitester, kada pihit natin pataas pababa, nag-iiba yung voltahe ng ating multitester. Merong 0.30, yan, pag tinaas natin ng konti, 0.89, 90. So ang gagawin natin dito mga katropa, ilalagay natin siya sa tamang angle kapag nakasarado yung ating throttle, yung hindi natin pinipihit. Dapat makuha natin yung 0.68 volts o kaya 0.69 volts. So tiyagaan lang sa pag-adjust para makuha natin yung tamang angle ng kanyang TPS. So heto na mga katropa, yung tamang angle ng ating TPS, nakuha na natin yung 0.69. At sa paghihigpit pala ng tornilyo sa ating TPS mga katropa, wag na wag nyong susobrahan yung higpit. Yung tamang-tamang higpit lang yung gagawin natin, wag nating pwersahin yung higpit niya. So nakasarado yung ating throttle mga katropa, meron tayong reading na 0.69. At kapag pinull throttle naman natin, isasagad natin yung silinyador natin. Pag sinagad natin na ganito, kung mapapansin nyo, 4 volts yung kanyang reading na tama yung hinahanap natin, 4 volt. Kapag binitawan natin yung throttle, babalik siya sa 0.69. Yan yung hinahanap nating tamang angle ng TPS. Ngayon mga katropa, ang consequence dito, halimbawa, kahit anong gawin mo, hindi mo mapalabas yung 0.69 at hindi tumutugma dun sa 4 volts, ang tendency niyan, automatic, magpapalit ka na ng TPS. May problema na yung TPS natin, kaya hindi mo makuha yung tamang angle o hindi mo maiset sa 0.69 at 4 volts. Kaya ang gagawin mo, magre-replace ka ng bago at dun ka uli magsisimulang mag-timing ng kanyang angle. So yun lang yung gagawin natin kung sakaling hindi mo talaga mapalabas yung 0.69 at 4 volts sa ating TPS. So inalis na natin yung wire na nilagay natin sa yellow wire ng ating TPS mga katropa, pero pagkatapos niyan, i-tape natin para hindi mag-grounded. At kung kanina mga katropa, tinesting natin yung motor ni Barkada, hindi siya nagmi-minor at palyado daw kapag umaandar. Ngayon, subukan na nating paandarin na nasa tamang angle na yung kanyang TPS. Mga katropa, nag-idle na. Kanina pag bitaw mo ng throttle, diretsong patay, ha. Huwag mo nang gagalawin dito katropa sa ano, yung tornilyo dito, ha. Pag nawala yung angle niyan, balik na naman sa dati yan. Walang idle, ha. Oh, ayan, nag-idle na. Isa pa. Pinakabuelo. Pero yung TPS motor pa, ano, local. Hindi original. Kung makukuha mo sana yung original na TPS mo, ilagay natin. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana magamit nyo ito sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pag-wiring.